After 1 hour plane ride from Manila, 3 hours van ride from Tacloban, and 1 hour boat ride from Palompon, welcome to Kalanggaman Island! Woohoo! After the plane ride from Manila, we proceeded to the famous downtown of Tacloban. From there, marami ka ng choices na pwedeng sakyan papuntang Kalanggaman Island. I prefer the Tacloban New Transport Terminal kasi mas maraming van operator ang nandito at malapit lang din sa isang mall. Very convenient. Take note mga kagala, madalang ang biyahe so malaki ang tsansa na maghintay ka ng matagal. Ang main transport system ng lugar ay jeepney at tricycle. Kung hindi ka sigurado sa pupuntahan mo, huwag kang mahihiyang magtanong. At bago ka sumakay ng van, make sure din na may baon kang pagkain or snacks kasi medyo may kalayuan ng biyahe at walang stopover. Ang Kalanggaman Island ay matatagpuan sa bayan ng Palompon. Isa itong popular na tourist destination sa lugar. Pero I suggest na magparehistro muna o tumawag sa ecotourism office para makakuha ng slot dahil nililimitahan ng local government ang mga turistang pupunta sa isla upang maprotektahan ito. Para marating ang isla, kailangan magrenta ng bangka. Depende sa dami ng isang grupo, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos pataas. Malayo pa lang ay matatanaw ng maputi at mahabang sandbar ng isla. Ang gandang tingnan no? Yung tipong matutulala ka na lang at mapapawaw. Alam niyo ba, muting na kami hindi makarating sa island to. Kasi hanggang 3 PM lang. Usually on day tour, hanggang 3 PM lang. So nakiusap kami kay Ma'am May. Hi Ma'am May! Sa Department of Tourism na sana ma-extend kami kahit hanggang 5:30. Maranasan man lang sana namin yung sunset. At syempre, para ma-enjoy din namin yung place, diba? Yun nga lang, mawawala rin kami sunset na makikita. Tingnan nyo, medyo parang ulan. And the reason why we are not allowed to stay overnight dahil may annual cleanup ang LGU kinabukasan. Kaya importanteng makipag-coordinate muna sa ecotourism office bago pumunta. Para maipakita sa inyo kung gaano kahaba ang sandbar dito, hayaan nyo akong magsabi ng tips habang tumatakbo. Una, siguraduhin bumili ng pagkain sa bayan bago umalis dahil walang tindahan sa isla. Second, there are cottages that you can rent and if you are planning to stay overnight, meron ding tent rentals. Pangatlo, maging alisto. May part ang sandbar na may current at malakas ang alon. So make sure na maging aware lagi lalo na kung may kasamang bata. At pang-apat, remember na ang day tour ay hanggang 3 PM lang. So iplanong mabuti ang itinerary. Paalala na rin, maging responsableng tourist tayo. Laging tandaan ang golden rule, leave no trace and clean as you go. Huh! Marami-rami na din akong nasabi pero wala pa ata ako sa kalahati ng sandbar dito. Teka! B-roll muna tayo. Let's go! Once again, thank you guys for watching and if you like this video, please do give it a thumbs up.
For your comments and suggestions, kindly put them down below. And lastly, consider subscribing. This is Raymond Francisco, signing off.